Sa ngayon anak, ready ka na ba na ipakilala kita na ikaw yung anak kong... Taro na to, may kasama ko, may bisita tayo. Dex? Ikaw yata yung nagpa-change nung nakaraan. Buti natatandaan mo pa ako. Nakikita mo. Gusto ko lang ano, maging magkaibigan pa. Sana all. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, isa mapagpalang hapon, umaga, tanghali sa inyong lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At sa araw na ito mga kababayan, dahil ilang araw na po ang nakalipas na hindi natin nakumusta si Miss Angel, yung lady mechanic. Kaya sa araw na ito mga kababayan, kukumustain natin siya. Kumusta pag-aaral niya, kumusta yung kanyang page, kumusta yung kanyang pagmimechanic. Pero mga kababayan, sa araw na ito, may kasama po ako na dadalo sa kanya. Naalala niyo po ba mga kababayan, yung vlog namin na ito? Ayan. Siya po si Dexter, yung nagpa-change oil na customer ni Miss Angel. Ayan, maraming nagtatanong mga kababayan. Dex, halika. Ayan. Kaya mga kababayan, no? Pasensya na po kayo. Hindi ko sinabi nung una kong in-upload. Si Dexter po ay aking anak, 17 years old. Magkasing edad pa lang po sila mga kababayan. Sana, wag po tayo mag-isip. Ayan. Gusto ko maging magkaibigan sila. At naisip lang po namin na i-prank po si Miss Angel. So, sa ngayon anak, ready ka na ba na ipakilala kita na ikaw yung anak kong... Wow! Ready na. Ready na? Kasi so pupunta. Pero, wait lang, may kukunin lang ako. Ano yun? Regalo lang kay ano, Lady Mechanic. Oh, sige, sige, kunin mo. Ano ba yun? Wow! May kalang, ano, may... Sana. Bakit? Munting regalos para sa kanya, para, ano, maging magkaibigan kami. Oh, okay. Oh. So, ayan, mga kababayan. Nakaka-excite naman yung mga batang ganito, ano. So, ganun, magkaibigan lang, anak, no? Basta yung payo ni Daddy. Priority pag-aaral. Although, alam ko naman, mga kababayan, mababait naman to, eh. Tinuturoan natin sila. Pero, syempre, basta, tignan na lang natin. Ha? So, let's go mga kababayan. Samahan nyo po. O, dali mo na to. Ay, sandali. 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 Ayan. Mga kababayan, ha? Bago tayo patuloy, syempre, kumustahin mo muna itong mga, ano, mga viewers natin. Hello mga kababayan. Kamusta kayo dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat sa pagsuporta sa channel ng papa ko. Wow! Thank you. Ang galing ah! Ang galing! Ang galing! Hindi ko tinuruan yan, pero very good anak. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige, let's go! Hoy, hawakan mo to! Okay na anak, tara. Yung ano, bit-bit mo. Ay, ah. Tara, let's go. Tara mga kababayan. Good morning! Hi, Angel. Kumusta? Oh, mukhang maraming ano, Angel ah. Maraming nagpapagawa. Wow, salamat naman. Kita ko nga, medyo busy-busy. Pasensya ka na, Angel. Matagal kaming hindi nakarating. Pero sa araw na to, may kasama ko. May bisita tayo. Dex?
nagpa-change yun nung nakaraan. Oo nga yun. Buti natatandaan mo pa ako. Oo eh. Ba't nagpa-blush ka? Hindi, ang totoo niya, Angel, ano, pasensya ka na. Pinaprank lang namin ikaw. Ang time na yon. Sa totoo niyan, si Dex is anak ko yan. Ayan, 17 years old. Angel, nung time na nagpa-change oil ba siya, hindi mo ba nahalata or wala kang napansin na magkamukha? Kasi sabi ng mga viewers nung time na yon, kasi even sa viewers, hindi ko sinabi. Pero, di ba, pansin mo yung sinasabi ko noon, paulit-ulit kong tinanong na sino nga ba yon. Sa palagay nyo guys, comment nyo kung sino yun. Hindi ka ba nakahalata sa akin? Hindi po eh, kasi po nung time po na yun, na tanong rin po siya, di ba, ng tanong po nun. Eh kaso po, nakatutok po kasi ako sa paggawa ko nun, kasi po baka magkamali rin po ako sa paggawa. Ay, ganun. Oh, ang galing din umarte ni Dexter eh. No? Sakto lang. Sakto lang. First, actually, nung time na yon, second time ko palang isinabak si Dexter kasi yung nakaraan taon, nagpa-help na ako sa kanya na mag-social experiment. Tapos second time, yung dito sa'yo. Kaya yung mga solid followers talaga, alam nila sa comment na anak ko siya. Pero yun nga, gusto ka lang namin i-prank. So, anak, ano? Ay, Angel, may regalo pala ako sa'yo. Ay, nag-abala ka pa. Wait lang, kain ko lang. Thank you. Oh, wow. Pwede po ba sa loob tayo? Kasi po masyado rin po masigip dito eh. Oh, sige. Okay. Sa likod na na daw tayo mga kababayan kasi masyado na lang maraming magawa ngayon. Pwede ba, ano, dito ako? Sige lang. Puro ko lang para malapit. Nag-abala ka pa, wala namang okasyon eh. Ah, hindi. Wala yan. Para lang, ano, maganda yung pagkaka, ano, kaibigan natin. Pasensya na, marumi rin yung kamay ko eh. Okay lang yan. Kanina ka pa ba nagtatrabaho? Oo eh, kanina pa kasi madaming gawa sa shop. Tinulungan ko si tatay. Kamusta naman dito? Okay naman. Nag-merienda na po ba kayo? Hindi pa nga eh. Sige, pwede ba natin kainin itong ano, dala mo na lang? Sige, nagugutom na rin ako. Pukuha lang ako ng mga pinggan dun sa loob. Eto na, pasensya na, natagalan, nagugas kasi ako ng kamay eh. Hindi, okay lang. Ay, kita mo. Masaya mga. By chance we met, by choice we become friend. Wow, may pag-ganyan ka pa, may pa-become-become friend ka pang nalalaman. Hindi naman, gusto ko lang ano, maging magkaibigan ka. Aww. Sana all. Sige, kainin na natin to. Masyado ka ng romantic. Siya na maligo. Konti lang, ha? Thank you. Masarap yung dinala mo, ha? Masarap yan. Tara, tikman natin. Masarap nga. Anong flavor yan? Choco cherry. Nagustuhan mo ba? Oo eh. So, kamusta ka naman? Ayos naman. Ikaw, ha? Na-prank nga ako ni Daddy Frankie. Hindi ko alam na anak kanya pala. Napanood din kasi kita sa vlog ni Papa. So, na-intriga rin ako. So, gusto kong pumunta at
ipa-change dito mismo yung motor ko. Ah, talaga. Salamat. Kamusta yung business ng papa mo? Okay naman. Lumago-lago. Malakas na? Oo. Simula nung na-vlog kami, yun, doon lumakas yung shop na. Eh, may ibang taga-lugar na nanahod dahil sa amin. Ganun. Mabuti yan. So, kamusta rin pag-aaral mo? Okay naman. Mataas din naman grades mo na... Oh, ayos naman yung grades ko nitong second quarter. Tapos nung di lang ako napatambay nun sa shop, nung nag-city meet kami kasi nga puro training nun, yun. Di ako nakakatambay masyado sa shop. Okay lang yan. Pero bigyan mo pa rin ng time yung ano, balancing natin. Gawin natin ng time management so, para maging maayos yung buhay natin. Yan din yung mga pangangaral na tinuro sa akin ni Papa. Mapagtapos muna ng pag-aaral. Ikaw, kamusta ka naman? Mabuti naman. Kamusta yun sa pag-aaral mo? Medyo okay lang din naman yung sa pag-aaral ko kahit na malayo yung school. Mm-hmm. Saan ka ba nag-aaral? Sa Manila. Ah, sa Manila? Manila. Ayan. Pagdating ng grade 11, anong kukunin mong ano, strand? Ang kinuha kong strand is ABM, Accountancy Business Management. Dahil gusto ko rin naman masali yung ano, yung business ni Papa pagdating. Anong course yung kukunin mo pagdating ng grade 11? Ano, AMT? AMT? Ano yun? Ano siya, aircraft mechanic. Ano, technician ata yun. Aircraft. So, ano ginagawa? Ano siya? Parang sa parang magiging mekaniko ka pa rin, pero sa aeroplano naman. Mm. Mas malaki then, yung ano. Ba't gusto mo maging mekaniko? Gusto ko lang ituloy yung ano, yung nagustuhan ko, yung gusto rin ng tatay ko para sa akin. Ayaw nga pala. Baka pwede natin bigyan mama at papa mo. Sige, bibigyan na lang natin. Bibigyan ko na lang sila mamaya-maya mag, ano, pag may natira. Pag naubos natin yan, baka langgamin tayo dito. Hindi yan. Hindi naman natin siguro maubos yan. Bibigyan ko na lang sila mama maya-maya. Sige. May tama. Kamusta naman yung relations mo sa magulang mo habang nag-aaral ka? Ano naman, okay naman. Hindi naman sila stricto pagdating sa grade, pero syempre nagsasakripisyo pa rin kami na hindi magkaroon ng line of 7, gano'n. Maging mataas pa rin yung grado namin. Kasi tulad niyan na dati nung di pa kami nabablog, eh parang ang hina talaga ng shop. Tapos nung parang nakilala na kami sa social media, yung dinadagsa na kami ng gano'n. Buti ka pa nga eh, ano, yun, parang suportado sa yung papa mo na nakakaahon kayo sa mga anak. Papa ko naman, ano, pagdating sa pag-aaral, stricto siya. Gusto niya talaga makapagtapos muna kami ng pag-aaral bago mag, ano, girlfriend, gano'n. So, yun nga. Lagi niyang sinasabi sa amin na magtapos muna kami. Para, alam mo na yun, maging maginhawa yung buhay pagdating ng panahon. Kami din naman na, di naman namin sinasamantala na sila mama at papa na di porket hindi stricto, hindi na mag-aayos. So, inaano rin namin na yung hirap na ginagawa nila na para sa amin yun. Parang yun na rin po yung ginagawa namin. Tama yan. Basta manalig lang tayo sa Diyos. Andyan lang siya palagi sa atin, tutulungan natin. Alam mo, Angel, masaya ako na, ano, na naging magkakilala tayo. Sana may mga time na magkausap pa tayo, umaba yung ano natin. Yun nga. Nakita ko pala yung ano mo, yung Facebook page mo, tas sa YouTube. Gumaganda na. Yun nga eh, maganda nga yung pasok ng unang upload ko din na lumalaki din ng views. Tapos sinasamantala ko na mag-post. Kaso nahirapan din ako mag-manage kasi nga nag-aaral din ako, ganun. Na nahirapan din ako nagbe-video. Nahihiya pa ako masyado sa camera. Nagpapasalamat din pala ako sa papa mo tulad niyan na binigyan ako ng opportunity na mag-vlog, ganun. Tapos sa buong team Daddy Frankie na tinulungan ako na para magkaroon ng page, ganun. Ikaw, may page ka na ba? May plan ka ba na mag-vlog, ganun?
Actually, meron na akong page. Pwede bang makita ko yung page mo? Sige. Ito siya. Ayan pala yung page mo. Sige, papalo ko na lang din mo. So, ganun nga. Tuloy-tuloy lang natin to. Balang araw siguro, makakamit natin mga pangarap natin sa buhay. Basta tuloy-tuloy lang. Kasama na rin natin ang sipag at tiyaga. Tiwala sa Diyos. Baka hanap ka lang ng papa mo? Ayaw nga pala. Baka nakakabala na rin pala sa'yo, no? Na tagal na natin nag-uusap. Hindi pa naman to yung huling pag-usap siguro. So, thank you sa oras na binigay mo. Pasensya na kung napaka namin nung nakaraan ni Papa na hindi agad sinabi na anak ko ni Papa. Paalis na ba tayo? Okay na ba kayo? Ha? Kumusta kayo? Okay lang. Kuha ba ako sa camera? Teka lang, urong ka konti na. Yan, para nakuha tayo sa camera. Okay ka lang, Jel? Okay lang. May napansin ako kay Angel. Habang tumatagal, lalong gumaganda. Parang new haircut tayo, ha? Sana. Ang galing. Pasensya ka na, ha? Kung naprank ka namin noon, wala kaming, sa totoo lang, no? Wala kaming masamang intention or what. Siyempre, gusto namin maging masaya rin, hindi puro yung problema. Kaya nagprank kami sa'yo. Pero gaya ng sinabi ko, ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Wag po sana nating mamasamain ang pag-meet ni Miss Angel at saka si Dexter is parang part lang ng kasiyahan. Pero wala po kaming balak or what. Although, hindi rin tayo pwedeng magsalita ng tapos. Diba, gaya ng sinabi ko sa inyo, no? Mag-aral kayong mabuti. Gawin yung inspirasyon ang lahat. Salamat, naging magkakilala tayo dahil sa iyong talent na kilala ka namin. Nakilala mo siya, nakilala ka niya, maging magkaibigan kayo. Kung ano man yun, gaya na sinabi ko, ayokong magsalita ng tapos, pero priority nyo sana pag-aaral nyo. Okay? Huwag nyong gagayahin yung mga bata, ibang dalaga, binata, especially sa'yo anak, ikaw din, parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Siyempre, magiging kasama ka rin namin sa pagbablog sooner sana. Hopefully, basta, mahirap ipaliwanag eh. Kasi may mga kanya-kanya kayong isip. Si Daddy Frankie, pinagpipray ko sana mga pagtapos kayo pag-aral. Yun ang pinaka-importante. So, okay lang naman, siguro. May matanong pa. Nakuha mo na ba, yung Facebook niya? Mag-friend na kayo? Ang galing, ang galing! Okay. So, hanggang doon lang na, ha? Friends lang naman kami. Okay, yun ang gusto kong mangyari kasi nga priority pa pag-aaral natin. Pag-aaral mo. Masaya ako na maging magkaibigan kayo, no? Saka 15, saka 17, puro minor. Kaya na sinabi ko, huwag tayong... Kasi pag nangyari na, hindi na maibabalik. Tama kayo! Diba? Alam ko, iba, may mga kanya-kanyang palad, pero mas maganda na yung nasasabihan kayo in a early time. Kasi gaya na sinabi ko, mahirap nang tuparin yung mga gusto nyong pangarap pag napunta na kayo sa hindi inaasahan. Okay? Yun lang ang gusto kong mangyari. Hindi porkit nagkakilala kayo baka sabihin, binigyan ako ng ni Papa, hindi anak, ha? Hindi, kumbaga, yan, nilalang ako. Yun nga, syempre, sinama ko rin si Dexter, mga kababayan, para ma-encourage din. Parang, siyempre, gusto ko sundan din niya yung yapak ko. Bukod sa pagninegosyo ko, mga kababayan, gusto ko unti-unti ko siyang tinuturuan, mga pag-vlog din siya. Dahil, hindi natin hawak ang buhay natin, mga kababayan. Pero hopefully, pinagpipray ko na humaba pa ang buhay ni Daddy Frankie. Ganon din sa aking mga kasamahan. Para mas marami pa tayong matutulungan. No? At gusto ko matuto rin si Dexter, kaya sinasali-sali ko siya paminsan-minsan. Para matuto rin siyang tumulong. Baka sakali magustuhan din niya mag-charity. Pero nasa kanyang decision pa rin. Basta si Daddy Frankie, always nagpapaalala. Ganon din sa'yo, Angel, no? So, okay, nagkakaintindihan tayo, ha? Kasi ayokong may isipin din sa akin, lalong-lalo na sa mama at papa mo. No? Diba? So, ikaw na naalala ko, di ba, may ginawa ka ng page na karaan? Meron akong page. Pero wala pang upload? Wala pa. Ano yung pangalan ng page mo na? Pangalan ko lang ba?
Dexter dyan muna. Patingin. Ayan mga kababayan, alam ko may page na to eh, kaya lang dahil priority yung pag-aaral. Pero sige, tatry natin uploadan. So ayan mga kababayan, no? Oh. Gaya ng aking sinabi, talagang gusto ko rin sumunod siya sa aking yap at gusto ko tumulong din siya sa ating mga kababayan. So ang page niya po ng aking anak ay Dexter Jan Bugarin, lalagay ko po dito. So sa mga sumusuporta sa amin, kay Daddy Frankie at kay Miss Angel, sana po i-support po natin. Ganon din sa kanyang YouTube channel mga kababayan, support natin si Angel, the Lady Mechanic din po. Ayan, share niyo yung mga videos at Angel, pagbutihin mo pa. Although may mga iniisip pa kami na para mag-improve yung ano mo. Ha? Okay. Sige. So ganun din sa'yo anak. So ayan mga kababayan, maraming salamat. Sana napasaya namin kayong muli. So God bless po sa atin lahat. Bigyan mo yung mama at papa mo, ha? Opo. Okay. Iwanan na lang yan para sa inyo na yun. Okay. Okay? Thank you. God bless po sa atin lahat mga kababayan. Oh, bahala na kayo.